Touch up my button. Welcome for Saturday. Thank you so much for my opinion. I see my thing and wanya-manya yung taga-pag-report natin ngayon dahil merong emergency matters. Medyo may acoustic eh. Isang batang pasnet na naging kamag-anyan nito. Pinag-ihi ako sa kiss mo. Anyam nyo na nga. Anyway, first time ko dito maging mag-report dito sa The Intercept Report. Hindi ko anyam kung ano yung magiging topic. Pero ang binigay sa aking topic ay yung tukol sa ideas. Anyway, habang may nagagawa yung ating may-ari, ang bilis ating mga kaibigan na ayaw ay masimba tayong magigagawa yung may-ari natin ngayon dahil medyo busy at saka yung may ginagawa rin. At sa manta niya muna siyang hindi makakaunat dahil nga doon. Pero subaybayan niyo rin ako. Minyan siyempre, di ba? Para mag-suporta tayo kung ano yung tapit na kimi inclusion. O, i-share nyo na rin yung ating, ano? I-share nyo na rin. I-share nyo yung aking video. Ayun, i-share nyo sa FB Live nyo, sa FB Mall nyo. Para makinyo nyo na rin. Okay? Okay ba yun, mga busin? Sige, anyway, hold na tayo ngayon. Mag-commercial, mag-break muna tayo ngayon. At pansin naman ka naman yung may-ari ay mayroon ang ginagawa siya. Okay, mga kapitid. Nagmamanit po ang T.I.R. ninyo, mga kapitid. Sa ngayon niya may-ari ng H.N.I. na si Maynard Maynard. Ako ang inyong pansamantang ngayon si Chiska. Ang aking tatanagayin natin ngayon ay tungkol sa Arnis. Wow! Ngayon lang pa niya kung ano... Ngayon pa niya ako mamimig niya kung ano yung conclusion ng Arnis. So, sandali na nga mga conclusion niya.
strategi itu juga sih seru. Ano, kayak tayo? Ano na? Kasi na salamat nga pag sa pagsagot sa pamasahin namin yung mga Tingnan ka. Ito na, ito na mga kaitusin. Ang ganyan ay hindi nila hindi. Kini ay rasyonan ay yung kanya o yung eskrima. Ito yung pambansang laro ng Pilipinas. So, meron kayong tatlong umbrella. Meron kayong tatlong terms para sa English. Ito yung weapon, ito yung fighting whiskey, at ito yung ano. So, there are also something na gawin na rin binang UNESCO. As your 2018, mga ka-inclusion. So, pinagmulan niya sa Espanya. So, yung origin ng English, mga ka-inclusion. Nasa Espanya. Kasi, pinagsimulan niya yung mga Espanya. Sayang, hindi pa ako pinapanganak niya. Pero, ano? So, ito yung anis, mga kaigusyon. Ito yung sistema niya ng pagkikipaglaban ng mga martial artists, mga kaigusyon. So, maraming mga rules siya, mga kaigusyon. At bigyan natin yung guest host natin ngayon. Meron pa tayong isa pang guest. Isa siya si Anya Dunal at isa siya sa ating mga ano. Anyang iba kundi si ay, wala pa niya siya. Hindi pa niya siya magkakapasok. Anyway, mga kainklusyon. Kaya siya ko ay nandito mo niya pa siya magkaya at magpapalingoy, lingoy tayo. Ito ay ang mga ano'y tuntunin. Una, ang nangyayang huwag ng English, may confusion. Yuyuwa, binang ispito. And then, repeat na daw yung magpaposition ng mga alaman. So, yung dapat ang target areas natin ay sa front at sides ng bangi, hands and hands, top and front sides of helmet. Mayroon nga mga conclusion, ha? So, kanyangan din, alaw din yung sipa, angaw din yung ano. Pero hindi na ganun yung pagsipa sa langaw. Anyway, mga conclusion, ito pa. Yung fighters are required the realistic defense movement. So, walang takedowns, walang risking, walang hooking, walang tuyak, walang foot sweeps, walang sipa, walang atake. So, ang allowed lang ay yung trapping and firing. Yan. Yan mga kikisyon. At ito,
Dapat tayo ay maging yan yung trapping and farming alam, jacking and holding alam. Ang issues hold in hand binimigyan ko din siya alam. Ayan. Kaya hindi ko maintindihan kung mga pinagbabasa nito. Siguro yung may aking ayan yung mag-aing yun ito. Kasi ano ba yung may aga? Ang tinutangan ng inutusan pa ito eh. Yo! Ay, magandang gabi, pasensya na. At itong alaga ko dito, ang kulit-kulit. Actually, ako din yon kanina. Anyway, ito. Magdi-discuss ako kung saan tayo ha. Uulitin natin yung rules. Kasi boses baka kanina eh. So, kagaya na sinabi nga kanina, ulitin natin, ha? Nagbalik na ako muli. Nagbalik ako. Yung arnis o tinatagaan na kari or excrema ay nanggaling sa Espanya. And then, ayun. Mayroon tatlo na roughly interchangeable and better terms for martial arts. Ito yung FMA. Yung mayroong weapon-based fighting with sticks, knives, bladed weapons na rin. Pasensya na, naka-cellphone lang ako muna na yun kasi ito. Merong ani, hindi ako gaano makakalaptop pa muna. Magpasensya nyo na hanggang 21 magkaano tayo. Hanggang 21. Magpasensya nyo na, may nagboses bata din ako kanina. Anyway, mga conclusion, ayan. Sinusulong pala na yung arnis ay gawin ng na isama sa UNESCO Intangible Cultural Heritage sa listahan nila. Pati na kanyang mga martial arts din natin. Asog 2018 nga, sinama na nga yung 9 martial arts related intangible. So, yung kanina, yung arnis nagmula sa Espanya noong 15th century. So ano yung essence nga ng arnis na yan mga ka-inclusion? Ito yung sistema na Filipino fighting arts na sinimulan ni Remy Presas as self-defense system. Ang layunin niya ay maging injury-free training method as well as effective self-defense system in order to preserve the order arnis. So ano yung mga alituntunin kung maglalago ka ng arnis? Una, magbigay ka ng pukay sa kalaban mo, sa mga hurano namin. Ikalawa, yung referee yung magpo-position sa maglalaban para dito. So, only attacks with a stick and feet are allowed. So, hits, slashes, and weak takes are legal. Yung
Unod's box tabs hindi pwede. So yung target areas mo ay yung front and side of body, braso at kamay. Yung top, front and sides ng iyong helmet. So pwede yung sipaan sa baba ng leeg at ibabaw ng tiyan. Ibabaw ng balakang pala. So in a single stick competition, hindi legal na mag-block ng stick sa iyong kamay. So fighters are required to exhibit a realistic defense and a movement parrying and intelligent man. So wala tayo takedown, walang grappling, wrestling, or hooking. Wala rin pushing, walang foot sweeps, walang strikes or kicks below behind the wrist when those direct strikes to the butt. Wala ring sipa below the waist or above the neck. Walang strike. Mapanangan ito. Ito yung pwedeng maging distance but not directed to the face. Cheeks are allowed below the belt and above the knees. Rehan and once. On the phone. So, ang pwede lang yung trapping and parrying. Yung locking and holding, hindi pwede. Holding is healed yung instantaneous with immediate release is allowed. Nako. Mahaba pala to. So, dapat hindi ma-lock yung iyong kasuhan at pwede ka mong mag-ring para makontrol yung action. So, ang haba. Balik, punta na nga tayo sa fighter. Yan. Dapat merong one corner person with maximum of two. So, kapag break na ng action, yan, magkocoach. And then, corner men are not allowed to communicate with their minor habang naglalaban pa. So, tatanggalin yung helmet kada rounds. So, all matches scored by three judges on a 10-point mass system prior to deductions. So, yung referee yung magde-deduct. Yung judges yung mag-bonus points. So, yung referee, magiging infractions, issues, warnings, and mandatory point deductions. So, yung scoring nito mga inclusion, ito yung base sa quantity ng strike, effective striking, at saka yung ring, generalship. So, pag single arm, single stick, by the way, yung disarm scored as a part of the match as mandatory point deduction. Kapag nakatayo disarms ka, TKO ka. So, automatic panalo yung ano. Kalaban. Haba ng ganit. No? Yan. Yung 3-disc warm wheel may be in a wave at the tournament direction. Discussion. In a double stick competition, ito yung hindi madedetect yung ano kapag disarm. Kapag nakipaglaban pa ng isang ano lang, kaya pa, kaya pag nawala yung ang iyong ano, talo ka na talaga. Ito yung mga equipment na gagamitin natin.
wake up armor, yung headgear at armor gown. Protective forefinger gloves, ayan. Elbow pads, forearm pads, knee pads, protective cap and shoes are mandatory. T-shirt, pants, and rattan stick. Although, itong arnis, naman na pala natin sa mga ninuno. Yan ang totoo. Kumbaga, ito yung parang fencing. Fencing of the Philippines. Ito yung mga arnistic terminologies ng panahon ng Kastila, 15th century. Yung Oramis General, Tirana, 8X, Espada, Itaga. So, napapractice ito sa mga probinsya. Ito yung Cebu, Ilocos, Pampanga, Iloilo, at yung Mindanao. Yung, okay. Republic of 9850 at tinatawag na stick fighting or arnis as Philippine National Martial Art and Sport. Signed by former President Gloria Arroyo noong 2009. So dati, sipa yung ating pambansang laro. Ngayon, ang pambansang laro natin ay ang arnis. Hindi na yung sipa. Unang section 1. It is the policy of state that include patriotism, nationalism, and appreciation of the role of national heroes and symbols in historical development of country. Section 2, ito yung definition of arnis. Arnis is also known as eskrima, kali, garote, and other names in various regional languages such as pananandata, pagkakali, kabaron, karinuran, karinman, bidha. Yan. Ito yung mga dialekto. So, is an indigenous Filipino martial art not characterized by using of swinging and training movements accompanied by striking, thrusting, and parrying techniques for defense and offense. So, one and two sticks yung gagamitin. So, hereby, yeah, ito yung section 3. It is hereby declared as a Philippine National Art, Philippine National Martial Art and Sport. So, dapat kilalanin to ng Philippine Sports Commission at lalaruin lagi sa unang araw ng palarong pambansa. Yan, sinasummary ko na para ano. And then, ito yung DepEd, NCCA, at saka PSC, dapat pag-aralan at sundin maigi yung mga paglalaro ng arnis. So, ang arnis ay may significant use sa atin.
Ito yung grading system ng Arnis, by the way. Hindi ko, ipakita ko lang sa inyo ito, ha. Pagkam ako. Kita ini. Di kita. Yan, nakikita nyo lang. Ay, malabo. Malabo talaga. Basahin ko na lang. So, yung grading system ng Arnis, ito yung ranking. Pag white belt ka, baguhan ka. Pag yellow belt ka, sanay 1. Green, sanay 2. Bugaw, sanay 3. Ayong manggi, bihasa. At yung black, lakan or lakambini. Grabe. So, ito yung mga atake. Tanangan yung mga angulo ng atake, mga ka-inclusion. Yung San Miguel, forehand strike. Pinangalan kay San Miguel Arcangel. Tapos yung Sinawali, ito yung double streak. Yung San Miguel, una ha. Una, San Miguel. Ito yung forehand strike with the right hand. Moving for the right. The striker's right hand, shoulder, toward their hip. Pinangalan siya kay San Miguel Arcangel. Yan, tandaan nyo ha. And then, yung ikalawa, yung Sinawali. Dahil gawa siya sa sawali. Ito yung double streak stick. So, another technique na nga, ito yung redonda o yung bilog, babilog na nga. Babilog. Ha, pagpalo. Mahaba to. Abaniko, ito na nga yung atake na 180 degrees. Siyempre, pamaypay. Pamaypay na hagis. Pero, hakbang. Footwork. May dalawang uri ng hakbang sa hakbis. Ito yung hakbang paiwas at hakbang paso at sulok. Pilantik. Ito yung hampas. Pareho lang sa abaniko. At yung punyo. O, kama, o. Ito yung strike delivered with the bat of the weapon. Ang hama. Ayan, yung mano-mano. Another time for Arnis din. Kamang nag-PE, nung nag-PE ako last year, yung Sinawali yung inano namin. Biguin nyo ang Arnis, may significant use sa tikasaysayan.
At ngayon, mga ka-inclusion, ginagamit na siya as a regional sports kapag may SEA Games. Dalawang beses na actually, 2005 and last year. Dito lang sa Pilipinas. Pero sisikapin daw ng Vietnam next year na isama yung Arnis. Gandang development na mga ka-inclusion. Lalo na yung sa SEA Games. Bigawin nyo mga ka-inclusion. Paghahandaan natin to. Ay, hindi pala siya sinama. Pero hoping sana isama to ng ano. Isama sana to. Maya-maya pa lumipat ang housemates sa activity area para sa kanilang last practice. Ready. We are set. Go. O, konting kaalaman lang mga ka-inclusion ha. Next year, ang Southeast Asian Games ay gaganapin sa Vietnam. Mula November 21 hanggang December 2. Kaya lang na-reduce yung mga ano, na-reduce yung ating, na-reduce yung mga competition. Nawala pala yung Arnis. Nawawamin ako. At ang motto nila, for a stronger Southeast Asia. Bilang pag-asa na matatalo ng nila ang COVID sa buong ASEAN. Ganda. Mabuti at yung simple lang din ang logo nila. Simple. Simple ang logo nila. Sa atin nga, mapa ng Pilipinas, sa kanila naman kamay. Kamay na paganto. Yan, paganto. Ganto. Paganon na kamay. Ngayon ang ano nila. O, nabalik na tayo sa usapang SEA Games na tayo. O, pa sa susunod, na mag-host at na ng Vietnam yung Cambodia and then Thailand by 2025 and then 2027 kapag nag-back out si Brunei nag-offer ang Pilipinas na ano. Nag-offer ang Pilipinas na tayo mag-host ng 2027. Kasi depende pa sa gobyerno ng Brunei kung pa iaalaw nila. Pero kung ayaw nila, kung pagbibigyan tayo, it is opportunity na tayo mag-host for 2027. Fingers crossed. Fingers crossed, mga ka-inclusion. Kaya natin yan. Kung sakaling 2027. Make sure marami na tayong release ng trend. Eko plano, mga hallway. Saya yan. Yan, pending pa na nga. Pero
Pag nag-back out na ng number na eh, ibigay sa atin. Baka mabigay na lang sa atin. Kirawin nyo ha. Or di kaya si Lau yung mag Lau PDR ang mag-host ng 2027 and di tayo ang mag-host ng 2029. Opinyo ko lang yun ha. Nagugulat na nga ako. Ayan, mga inclusion. Sige, anyway mga ka-inclusion, maganda na yung laban. Maganda. Meron pala mga event na mangyayari. Sige, anyway, mga ka-inclusion, kita-kita tayo muli na Monday. Monday, mga ka-inclusion, ako'y magbabasa na nga ng mga inyong kwento ng inyong buhay na nga. Babasahin ko yung mga kwento ng buhay nyo, kung ano yung mga pinagdaanan natin. 21 and 23 lang na nga, and then 25, babalik na tayo doon. 25 Christmas episode mga mag magkakaroon tayo na Christmas episode soon. Maganda yan. So anyway, see you on Monday mga conclusion. Thank you. God bless. Richard, God bless.